Hello, good afternoon everyone. So, welcome ulit sa ating BC Fundamentals in Technical Engineering online lecture. So, yung sinundan nito na lecture natin is about soil properties. Kung di mo pa siya napapanood, I highly suggest panoorin mo siya. Andito siya sa link sa description sa baba. Okay? So, today, ang topic na didiscuss natin for this online lecture is yan, Atterberg Limits. So, pag sinabi nating Atterberg limits, ano ba yan? Ano ba yung mga matutunan natin dyan? So, these are terminologies na matutunan natin dito sa online lecture natin. So, pag sinabi nating Atterberg limits, ito yung mga yan. Dito, sa lecture natin, makikilala natin si consistency index, si toughness index, liquidity index, flow index, plasticity index, daming index, no? Liquid limit, tsaka plastic limit. So yan, after the discussion ng Atterberg limits, I hope lahat ng nakikita nyo sa screen na to, yung mga indexes and yung plastic tsaka liquid limit, I hope familiar na kayo, okay? So, to start with our discussion, from our topic, Atterberg limits, sino ba yung founder nun? Sino ba yung nag-introduce nun? So, just to give credit sa nag-introduce ng Atterberg limits, let me introduce to you si Sir Albert M. Atterberg. No? So, yun yung background niya. So, si Albert Mortis Atterberg was a Swedish chemist and agriculture scientist who created the Atterberg limits, which are commonly referred to by the technical engineers and engineering geologists today. In Sweden, he is equally known for creating the Atterberg grain size scales, which remains the one in use. So, pag sinabi kasi natin Atterberg limits, actually, these are, again, one of the most important and widely used soil property na gagamitin natin sa mga design topics natin. So, all throughout the subject, after this discussion, yung mga limits na yun, lagi nating ma-encounter, especially kapag nag-design na tayo ng mga foundations or retaining wall or nagko-compute na tayo ng mga possible settlement dun nung structure, okay? So, bukod dun sa soil properties na nabanggit ko last time, which was introduced dun sa previous lecture ko, these Atterberg limits, magagamit din natin sa mga susunod na topics. So, I highly recommend that after this discussion, kung may hindi kayo nag-gets, try to rewatch again the video para at least sa mga susunod na topics natin, familiar na tayo kung ano nga ba itong mga Atterberg limits na to. Okay? So yan, guys, pinapakilala ko sa inyo si Sir Albert F. Atterberg. No? So siya lang naman yung nag-introduce natin ng Atterberg limits. So sa lahat ng fellow civil engineers, saka civil engineering students dyan, dapat kilala nito. Di ba? Thank you sa kanya, meron tayong design ng foundation, di ba? So, okay. Atterberg limits, ano ba yun? Ano ba yun? So, kung mapapansin nyo, dyan sa slide ko, meron tayong tinatawag na soil plasticity Atterberg limits. So, ano yung pinapakita dyan? Pag sinabi kasi natin Atterberg limits, ang pinag-uusapan lang natin dito is yung presence ng tubig dun sa mga soil sample natin. So, ano yun? Ano yun? Ano yung presence ng tubig? Yes, tama ka, brother. Moisture content. Okay? Moisture content. So, pag sinabi natin Atterberg limits, ang pinag-uusapan lang natin dito, moisture content with varying values. Okay? So, for example, dito, sa pinapakita ko dito, yung first state daw, yung mga state ng ano eh, nung soil samples natin. So kapag dry siya, ito siya sa solid phase. Okay? Solid phase. Then after natin siya malagyan ng konting tubig or malagyan ng certain percentage ng tubig, tatawid siya into semi-solid. Yun yung pero medyo mabuhag na may konting lupa-lupa. Okay? Then magdadagdag ulit tayo ng tubig hanggang sa tumawid siya dito sa plastic phase. So, dito, sa solid phase, as in totally solids lang siya, walang presence ng tubig. Nagdagdag tayo ng konting tubig, anong nangyari?
hindi mo masama-sa siya. But, nung nagdagdag pa rin tayo ng tubig, ano nangyari? Pumunta na siya sa plastic phase. So, anong difference ng semi-solid phase sa plastic phase? Ang difference nila, pag sinabi natin plastic phase na yung soil sample natin, namumold na siya. Kumbaga, initially may soil sample tayo, dry siya. So, bugaw siya, di ba? Nilagyan natin ng konting tubig, medyo namumumo na siya, but then again, it cannot be molded. Hindi siya kayang bilugin. So, kung hindi pa siya kayang bilugin, pwede nating sabihin na nasa semi-solid phase na siya. Okay? So, nagdagdag pa tayo ng tubig hanggang dumating siya sa sinatawag nating plastic phase. So, kapag yung soil sample natin, yung soil natin, kung kakadagdag natin ng tubig, minol natin siya, nabibilog na natin siya, and that is the plastic phase. Okay? Plastic phase. Plastic phase. Okay? Tapos, upon pouring or upon adding again ng tubig dun sa soil sample natin, ano mangyayari? Okay, yung voids nare-replace na ng tubig hanggang sa maging liquid phase na siya. Okay, liquid phase. Ano yung characteristic ng liquid phase? Yun yung nag-flow na siya. Yung kahit anong gawing bilog sa kanya, hindi na siya mabuo kasi parang majority ng content na ng soil sample natin, tubig. So, yun yung tinatawag nating liquid phase. So, anong kinalaman yan sa Atterberg limits? Kung mapapansin nyo, from solid phase, may nag-aano sa kanya, may nag-divide, which is si part na to. Okay? Ito, meron itong line na to. Ang tawag sa line na yan, shrinkage limit. So, ano yung shrinkage limit na yan? Kapag sinabi nating limits, shrinkage limit, plastic limit, tsaka liquid limit, ang sinasabi lang yan is yung moisture content on this part. So, ang tinatanong dyan, kapag shrinkage limit, siya yung moisture content at in which yung solid phase tatawid na ng semi-solid. Okay? So, for example, zero yung moisture content, diba? Naglagay tayo ng tubig. Then, naging ganito na yung property yung itsura ng soil sample natin. Kung ano yung moisture content para makatumawid siya ng semi-solid phase, yun yung shrinkage limit natin. So, we have test na kinakandak for us to determine kung ano yung shrinkage limit niyan. So, hindi siya pwedeng hulaan. Okay? May test na kinakandak tayo. Then again, after natin siyang makatalon sa semi-solid phase, meron din tayong tinatawag na plastic limit. Okay? So, again, plastic limit, pag sinabi nating limits, it is a moisture content ng soil sample natin in which tatawid yung semi-solid phase to plastic phase. So, ang tatanungin dyan, ano ba yung moisture content para makatawid si solid phase to plastic phase? So, meron tayong tinatawag na plastic limit test na i-discuss mamaya, okay? So, again, susunod dyan, after nung plastic limit, para naman makatawid, or masabing liquid phase na yung soil sample natin, aalamin natin kung ano yung moisture content na kailangan para from plastic phase maging liquid phase na siya, okay? So, I hope you guys nag-gets yung explanation ko regarding this. Basta, sinasabi ko lang dito, ang idea lang is habang tumataas yung moisture content ng soil sample, may tendency siya na magpalit-palit ng phase. Okay? So, let's say for example, from zero moisture content, nagdagdag tayo ng let's say, 20% moisture content, diba? Naging semi-solid na siya. So, ang hahanapin natin dyan, ano ba yung value ng SL? Ano ba yung value ng PL? Ano ba yung value ng LL? Para makapaglipat-lipat siya ng phase. So, anong gamit niyan? Actually, maraming gamit, no? Maraming applications yung pag-determine natin. Lalo na, nung plastic limit tsaka liquid limit. Kasi yung mga values na yan, again, gagamitin natin sa design ng mga foundations natin, design ng retaining wall, okay?
nakakapag-determine ng possible settlement ng structure kapag nagtayo tayo dun sa specific location. Okay? So, next. I hope you guys naintindihan nyo, ano? Yan. Okay. Sabi ko nga kanina, para malaman kung ano yung values ng moisture content na yon, we will conduct series of tests. Okay? So, ang alamin natin sa test na to is syempre more on moisture content lang din, which is kukuha tayo ng soil sample, nabasa na, then we open dry, then we have to determine yung weight ng water over weight ng soil, and that is the moisture content. Okay? So, if you want to know yung specific, okay, yung standard procedure ng mga test na to, I highly recommend, please click, okay? Click yung link na nilagay ko dito. This procedures is based sa ASTM methods, okay? So, standardized siya, okay? So, click nyo lang to, and for sure, magigets nyo yung step-by-step procedure. Ang idea lang dun sa link na to is malalaman natin kung paano mag-sample, kung paano i-prepare yung sample for us to determine yung moisture content. So, guys, after you watch this video, if you want to know the procedure, tsaka steps, standard steps, I highly recommend click the link below, okay? So, yan. For us to determine yung shrinkage limit, okay, kailangan natin mag-conduct ng shrinkage limit test. Ano yung result? Moisture content, diba? Moisture content at which mag-a-affair yung shrinkage limit, okay? So, same with plastic limit, ang magiging end result natin dyan, moisture content lang din. Ano yung moisture content para tumawid yung semi-solid to plastic, di ba? Then, same with liquid limit test. Ito, yung liquid limit test na yan, it is also known as Casa Grande method. Okay? Mamaya, papahapewan ko kung paano yung ginagawa. But if you want to know the standard procedure as per ASTM standards, click nyo lang yung link na nasa baba ng description. Okay? Okay. So, guys, if we're talking about Atterberg limits, these are the tests that you have to do in determining yung mga limits na yun. Okay? So, okay. Yan. Dun sa plastic limit test, yung i-discuss ko is a brief discussion na lang kung paano siya kinakanda, no? So, pag sinabi natin plastic limit, the plastic limit is a water content at which a soil water phase changes from semi-solid to plastic consistency as it is rolled into 3.175 mm or 1/8-inch diameter third in standard test. Okay? So, ano yung sinasabi dyan? For example, we have soil sample. Ano mo sa site, di ba? May gagawin tayong project. Kumuha tayong soil sample, syempre, before we able to design yung building na kung saan yung trabaho ni civil engineer, we have to do soil investigation. And part of those soil investigation is to determine nga yung Atterberg limits, okay? So, ano yung gagawin natin? Kapag kumuha tayo ng soil sample, we need sieve, okay? So, kailangan natin yung soil sample na gagamitin natin for plastic limit, it should pass number 40 sieve or nasa 0.42 mm in diameter yung sieve sizes niya, no? So, parang ang gagawin dyan, isisieve or parang sasalain using number 40 sieve. Then, yung mga magpapas doon, yun yung gagamitin natin in conducting this plastic limit test, okay? So, ang gagamitin natin, if we have soil sample, pabasahin natin ng konti, anong gagawin natin? Once nabasa na siya, itatry natin siyang i-roll. Okay? Roll into stick. Nasabi nga dito, kailangan, pag ni-roll natin siya, ang size niya, kailangan ma-meet natin. Okay? Ma-meet natin yung 3 mm. Okay? 3 mm na parang stick. Kapag hindi natin siya na-meet, na nasira agad, dagdag pa tayo ng tubig. Okay? So, hanggang din natin na-reach yung 3.175 mm na yun, na stick, hanggang din pa tayo nakapag-create ng stick, ibig sabihin, hindi pa siya at plastic limit. Okay,
let's say nakapag create na tayo nung 3mm stick na soil sample. Kapag na-create na natin 'yon, bibilogin ulit natin. Kapag nabilog natin, i-roll agad natin hanggang sa mag-scramble siya. Once na-scramble siya, that will be our first specimen to conduct, to determine yung moisture content, okay? So, ilang sample yung kailangan? Usually, as per standard, we need at least 4 samples. No? Okay? So, in short, we need 4 sticks. Then, kapag meron tayong 4 samples na yun, ang gagawin natin, yung soil sample na yun, yung moist soil sample na yun, kukunin natin yung timbang, i-re-record natin, then that is our moist weight. Okay? After natin ma-record yung moist weight niya, ano gagawin natin? Yan, oven dry for 24 hours. After ma-open dry, check natin kung ano yung weight ng solid na matitira. Okay? So, yun yung weight ng solid. So, whatever the difference ng dalawa, siyempre, automatic, yun yung weight ng water. Okay? So, using the moist weight tsaka dry weight, makukuha na natin yung moisture content ng soil sample natin. Okay? So, kung yung moisture content na yun, mag-create lang tayo ng 4 samples, sabi ko nga kanina. Whatever the average moisture content ng mga samples na ginawa mo, kung nagro-roll ka ng stick, that will be our plastic limit. Okay? So, usually, ang ideal kasi talaga, yung specimen na ginamit natin sa liquid limit test, yung saka sa grande method, usually yun yung ginagamit na natin. Okay? Yun yung ginagamit natin as sample sa pagkakandak ng plastic limit. So, if you ask me, ano yung dapat mauna? So, dapat talaga mauna liquid limit. But then again, ang idea lang, pag sinabi natin plastic limit, yung nagro-roll lang tayo nung soil sample natin hanggang mag-form ng stick. Then, kapag na-satisfy na natin yung requirements, we can open dry para makuha yung moisture content. Okay? So, I hope you guys, kahit paano, nagka-idea na kayo, di ba? Kung paano kinukuha yung plastic limit. Okay? So, next, ito. Liquid limit, or yung sabi ko nga kanina, Casa Grande method. So, yung Casa Grande, yung kulay bronze na tools na yan, no? So, if you check yung link na binigay ko kanina, doon sa step-by-step procedure on determining the liquid limit, so, makikita nyo doon, no? So, dito naman sa Casa Grande, let's say we have soil sample, again, the soil sample should pass the number 40, sieve, okay? So, sasalahin ulit siya, kailangan yung soil sample natin doon, magpass siya sa 0.42 something mm na sieve. So, salang-sala siya. Then after nun, syempre, maglalagay tayo ng tubig sa soil sample natin. So, anong idea? Yung soil sample natin na nabinasa natin, ilalagay natin dun sa Casa Grande. Okay? So, yan. Kapag nilagay na natin dyan, meron tayong tinatawag na grooving tool. Yung grooving tool na yun, once na naglagay na tayo ng sample dyan, ihiwa natin sa gitna. Okay? Once na nahiwa natin sa gitna, itong lever na to, iikot yan. So, ikot, ikot, ikot. Kung ilang ikot, kire-record natin yung kung ilang ikot. Okay? So, let's say, mag-i-stop lang tayo sa pag-ikot kung masasatisfy nyo ito. Okay? So, yun. Naglagay tayong soil sample, hinati natin sa gitna, then ikot. Stop lang tayo kapag itong part na to, kapag yung dalawang soil sample na hinati mo sa gitna, nagsama na ulit. At least 13, okay? 13 mm, kalahating inch, okay? Kapag yung hinati mo sa gitna, nagsama na ulit, pag nakakita ka ng at least 13 mm na length ng emer nung pagsasama niya, that's the time na mag-stop ka na. Okay? Let's say, naglagay ko sa sample, hinati mo sa gitna, ikot, 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 then nakakita ka na ng 13 mm na pagkakadikit nila, stop ka na. So, dito sa Casa Grande method, dalawa lang yung kailangan natin.
First, kailangan nating ma-determine yung moisture content ng soil sample after niyang mag-meet ng 13 mm. So, yung pag-ikot kanina na sinasabi ko, ang tinatawag natin doon pagdating sa liquid limit test is number of flows. Let's say, nag-meet siya nung nag-rotate ka ng 24. So, you have 24 number of flows para mag-meet yung 13 mm, para masatisfy yung 13 mm. So, after mo ma-record yung number of flows, ang gagawin natin, yung soil sample natin, kukunin natin yung moisture content. Okay? Moisture content. Pag nakuha natin yung moisture content, through oven drying, i-record natin. So, in doing this liquid limit, ang kailangan natin makuha is number of flows na kung saan nag-meet ng 13 mm yung hinati mo na soil specimen. Okay? After mo kami number of flows, determine the moisture content. You need to do this, okay, ng tatlong beses, okay, with different moisture content. So, dapat iba-iba yung moisture content ng tatlong specimen mo. So, pag nagawa mo na yun, considering 3 samples, ibig sabihin, ang magagather mo na data dito is tatlong moisture content with their specific number of flows. So, ang idea lang, the more na lumalaki yung moisture content ng specimen na ginagamit natin, ibig sabihin, dumadami yung content na water. Ibig sabihin din, paunti ng paunti yung number of flows na kakailanganin para mag-meet siya. Kasi nagiging liquid na siya, di ba? So, okay, yun. The more na tumataas yung moisture content, the more na umuunti yung number of flows. So, the more na lumiliit naman yung moisture content, the more number of flows yung kinakailangan para masatisfy yung 13 mm na pag-meet ng hinati mong soil sample. So, ang idea lang kapag nagkakandak ka nito, kailangan yung number of blows na kinakandak mo should not be less than 15 blows or not more than 35 blows. So, bakit? Kapag less than 15 kasi, ibig sabihin, yung soil sample masyado na lusak. So, OA na, no? Matubig na siya masyado. So, yung parameter natin, again, kailangan yung soil sample natin mag-meet siya after 15 blows. Okay? O kaya naman, bawal din siyang maglabas, lumampas sa 35. Okay? Pag lumampas sa 35, ibig sabihin naman, masyadong dry. Kahit saan katerbang ikot ko na, hindi pa rin siya mag-meet, di ba? So yun yung parameters natin. So yung number of blows na na-generate mo, it should not be less than 15 or should not be more than 15. So again, ulitin ko, kapag na-record mo na yung number of blows na kung saan na-meet yung 13 mm na pag-meet ng hinati mong soil sample, kukunin mo yung moisture contents ng mga yan. Once nakuha mo yung moisture content, diyan yung papasok yung ating tinatawag na flow curve. Okay? So, dito sa presentation ko, ito yung sample ng flow curve. So, dito sa y-axis niya is si water content. Okay? Yung super vertical. Then, sa horizontal naman is yung number of flows, number of drops, which is annotated as N. Okay? So, yung water content, syempre, in W. It should be on percentage. Okay? So, based sa idea ng liquid limit, sinasabi doon na yung soil sample natin daw is always at liquid limit at 25 blows. Okay? So, kung natsyempuhan mo na after 25 blows, nag-meet siya doon sa gitna and nasatisfy yung 13 mm na pagdidikit nila, then that will be your liquid limit. But in real life, no, and in real life, medyo mahirap matapos pa yung saktong 25 number of flows kung ano, mamimit na yung 13 mm. So in that case, sabi ko kanina, we need at least 3 samples para makandak, no, para malaman yung liquid limit na yung soil sample mo, no. So kung mapapansin niyo diyan sa flow curve diagram natin, yung mga blue na yan, yan, blue, actually dito nga, for yung tinandak niya na samples. So, yan yung first sample, okay?
So for example, ito yung tinuturo ako. Okay? Ibig sabihin yan, yung soil, yung sample na to, project lang natin sa baba, so in between siya ng 10 tsaka 20, ibig sabihin, yung number of blows niya, nasa 15, okay? Yung N niya, 15. Then, ipoproject naman natin siya dito, horizontally, nasa 31 siya. So, ibig sabihin, yung reading nito, nung nag-conduct siya nung Casagrande method, at 20, at 15 number of blows, nung nag-oven dry siya, ano kuha niya? 31 moisture content. So, ipag-plot lang natin yung mga values. For example, ito, next, itong part na to. Nakuha niya, nag-meet siya ng 13mm at 20 blows. So, punta doon. Then, after oven drying, ng soil sample na nagawa niya, pinreject niya dito, nakuha niya is nasa, ano siya, around 27, okay? So, ibig sabihin, yung end loss niya, 20, then yung moisture content ng sample niya nasa 27. So, yun lang. Yung three samples na yun, ipoplot mo lang doon sa flow curve diagram natin. Then, once na naplot natin siya, magkikreate tayo ng straight line. No? Straight line. Like this, oh. Ano yung best fit na straight line? So, kapag nakapag-create na tayo ng straight line, kung ano yung mag-intersect doon sa number 25, yun yung liquid limit ng soil sample natin. So, in this case, nag-meet yung 25 dito. Sa, let's say, 25.25% ng moisture content. So, kung siya nag-meet yung line, okay, itong line na to, bigyan ko na kayo ng overview. Ang tawag dito, flow curve, yung red line na yan. No? So, kung mapansin nyo, yun yung i-discuss natin mamaya, no? So, kung saan nag-meet yung red line na yan, tsaka itong 25 na vertical na to, i-project mo lang dito sa moisture content na values, yun na yung magiging liquid limit mo. So, yun. Yun lang. Ang end product ng liquid limit test na yun, again, moisture content lang. Value ng moisture content in which yung plastic base tatawid na siya ng liquid phase. So, yun ha. So, after nito, yung soil sample na ginamit mo, after mong makuha yung liquid limit in terms of moisture content, pwede mong yun na yung gamitin mo for determining the plastic limit test. Plastic limit, okay? So, next. After nating malaman yung plastic limit tsaka liquid limit, that's the time na may introduce na sa atin yung iba't ibang indices. So, yung iba't ibang indices na yun, ito yung mga values no, na gagamitin natin sa mga susunod na topics natin in doing design, okay, ng structure. So, first, isa sa mga importante na values na kailangan natin makuha once na nalaman na natin yung liquid limit at plastic limit is si plasticity index. So, ano ba si plasticity index? So, by definition, the plasticity index, or PI, is a measure of the plasticity of soil. The plasticity index is the size of the range of water content where the soil exhibit plastic properties. Okay? So, check nyo yung background. No? Ito. Okay? So, pag sinabi nating plastic index, plasticity index, sorry. Ang formula niya is PI or plasticity index is equals to liquid limit minus plastic limit. So, dito sa background natin, kung mapansin nyo, yung liquid limit, maminus na natin siya ng plastic limit. So, itong dotted, siya yung plasticity index natin. Okay? So, pag sinabi nating plasticity index, that is the range siya ng moisture content in which yung soil sample natin is under pa ng plastic phase. So for example, upon doing liquid limit test tsaka plastic limit test, nalaman natin na let's say yung value ng
liquid limit natin is 30% moisture content. Then si plastic limit naman is 20%, okay? So yung difference na yon na 10%, so yung plasticity index natin. So anong ganap doon? It only shows na after na ma-reach natin yung plastic phase, we only have 10% na pwedeng maging adjustment ng plastic limit in which bago siya makatawid nung tawag ito ng liquid limit, okay? So more on range lang siya. Okay, next, liquidity index. Ano yung formula niya? So ang formula niya is liquidity index is equals to moisture content. Yung moisture content dito, ang tinuturo ko dito yung in situ moisture content. Okay? So yung LL kasi tsaka PL, test values na yun eh. Kumbaga na oven dry na siya or may ginawa na tayo. So disturbed na siya. Okay? Kasi you know, silim na natin siya, di ba? Tapos in oven dry pa, di ba? So yung moisture content dito is yun yung mismong moisture content nung kinuha natin sa field, undisturbed, no? Undisturbed. So ang liquidity index is equals to moisture content na given sa problem or actual moisture content nung soil sample sa site minus plastic limit ng soil sample na yon over plasticity index PI, or substitute lang natin yung formula ng PI, which is LL minus PL. So si liquidity index pala is moisture content on site minus plastic limit over liquid limit minus plastic limit. So anong anong ini-indicate niya? So kapag nag-substitute tayo ng formula, comparison ng on-site moisture content versus sa liquid limit at plastic limit niya, kapag ang nakuha nating value, let's say for example, ang LI natin is negative or less than 0, ibig sabihin brittle siya, brittle solid, okay? So kapag less than 1 naman but more than 0, nasa plastic phase siya, okay? Then kapag more than 1 naman, liquid siya, kapag parang putik na pag ito, kasi liquid na, yun. Okay, so considering the values na LI, mapipredetermine na natin kung anong phase siya, okay? Kung anong phase siya, kung brittle solid ba siya or plastic phase na siya or sa liquid phase na siya. Okay, next na importante din, is si consistency index. Yun, by book, by definition, the consistency index or CI indicates the consistency or firmness ng soil. No? Soil at liquid limit will have a consistent index of 0, while soil at plastic limit will have a consistency index of 1. And if yung moisture content tau is greater than liquid limit, then consistency index is negative. That means soil is in liquid state. So, kagaya ng liquid liquidity index, by knowing yung plasticity index ng soil, halimbawa, let's say plasticity index yung given, eh hinahanap na hinahanap sa atin consistency index. So by knowing the value of CI, malalaman na natin kung anong state din siya, like liquid index, no? Kung liquid state pa siya or plastic state pa siya. Okay, so next, flow index. The curve obtained from the graph of water content against the lag of flows while determining the liquid limit lies almost on straight line and is known as the flow curve. Okay? So itong si flow index, yan, yun yung formula niya. Formula niya is yung moisture content 1 minus moisture content 2, then log of N2 over N1. So yung N dyan, number of flows then. So if you have 2 moisture content tsaka 2 number of flows, yun niya yung kinandak natin kanina sa liquid limit test. So substitute natin siya para sa, kumbaga, sa straight line siya yung slope, no? Siya yung nagde-determine kung ano yung steepness ng slope. Kasi babanggit ko rin to mamaya, ang idea kasi isa sa mga uses talaga in
determine yung mga indices na to is for us to predetermine or initially malaman natin kung okay ba yung location na pagtayuan ng structure, kung safe ba siya, okay? Kung safe pa siya. So usually kapag yung nakita niyo kanina ng flow curve, di ba? Kung very steep yung line niya, gano'n na gano'n. Ang tendency niya, it is not safe. So we have to do something dun sa foundation or we have to do special design dun sa foundation para maging safe. Safe na siya, okay? So yun. So yung formula niya, again, yan. We need two moisture content with their specific number of flow. So kailangan nag-conduct tayo dito ng liquid limit test. Okay. Toughness index. Okay. By definition, it is the ratio of plasticity index and flow index. Okay. So kailangan alam natin si PI tsaka si flow index para ma-determine natin yung toughness index. So, okay. This gives us an idea of shear strength of soil at plastic limit. Okay. When toughness index is less than 1, the soil is said to be friable, okay? Which means it can be easily crushed at plastic limit, okay? So yon. Kapag ang ano daw ang tag ito, ang toughness index natin na na-compute after we determine, di ba? After we determine yung mga liquid limit saka plastic limit, no? Kapag ang toughness index na nakuha natin, sabi ko kanina, is less than 1, ibig sabihin, medyo mahina yung type ng lupa na pagtatayuan natin. Hindi ko sinabing bawal magtayo doon kasi napakamahal ng lupa. So, ang trabaho natin bilang civil engineer is once na determine natin na hindi ganun katibay or hindi ganun kalaki yung strength na ino-offer ng lupa na pagtatayuan ng structure, ang trabaho natin is to determine ano ba yung safe size ng foundation, okay? The more na nag-spread kasi yung foundation natin, the more na nag-distribute yung forces na ina-apply ng structure dun sa lupa. Or, if limited lang space, you have different methodologies para mapatibay yung lupa na pinagtatayuan ng structure natin. Actually, naalala ko one of the review student ko, no, nireview ko yung reaction sila sa mga previous topics namin. So sa geotechnical engineering doon pala malalaman natin kung safe pagtayuan yung isang lugar. Well, of course, may mga safe tsaka may mga hindi safe na lugar na pagtayuan. That's why nagkaroon ng civil engineer. So again, ang trabaho natin as civil engineer is to make that place a safe place na pagtayuan ng structure. So yun, kahit anong lugar yan, basta malaman natin kung safe pa siya o hindi, we need to do solutions para maging safe siya. Yun yung trabaho natin as civil engineer. Okay? So ang last, ang idea lang ito after yan, after natin ma-discuss yung different indices, tsaka different yung mga way para malaman natin yung mga limits, okay, liquid limit, plastic limit. Ang idea lang nito, at least, di ba, after we determine yung mga indices na yon, malalaman na natin, initially pa lang to, kung gaano kasi pagtayuan yung isang lugar through this toughness index, okay? So, kung mapansin nyo, ito napansin ko lang din ah, doon sa flow curve natin, yan, nasa background na rin yan, the more na nagiging steep yung line na nakikreate natin kapag nag-create tayo ng liquid limit test, no? The more na medyo patayo siya, the more na nagiging unsafe siya. Okay? Unsafe. The more na nagiging hindi siya ganun ka-advisable pag tayo ng structure. Pero, the more na medyo lumalapit siya sa pagiging horizontal, that's the time na very good. Hindi masyadong magastos. So, idea lang yan, pag unsafe, pagtayuan yung lugar, siyempre, we have to do something. We have to do something special para matayuan siya. The more na nagiging mahal yung paggawa ng foundation. Kasi marami tayong gagawin ganun eh. At tutu-tutu dun sa foundation eh, di ba? So, kapag the more na safe siya, the more na magastos. Kasi we have to make it safe, di ba? So, next. Yun yung formula niya. Again, pag sinabi natin toughness index, simple lang.
ratio lang siya ng plasticity index overflow index. Okay? So next, in short, after nung naging discussion natin regarding sa Atterberg limits, yung mga terms na yan, supposedly, dapat, okay guys, ito dapat yung mga natutunan nyo. At least, dapat, after nito, kilala natin si liquid limit, kilala natin si plastic limit, at si shrinkage limit. Actually, hindi ko na masyadong discuss ito sa shrinkage limit kasi, though importante lang siya, pero hindi na siya masyadong ginagamit yung mga susunod na topic, okay? Para i-suggest, if you really want to know si shrinkage limit, pwede nyo i-browse siya, no? Pwede nyo do research regarding this, but personally kasi, hindi ko na siya masyadong ginagamit sa mga susunod na topic. That's why, hindi ko na siya masyadong hinighlight. So, dito sa discussion natin, mas hinighlight ko na si liquid limit at si plastic limit kasi gamit na gamit siya sa mga susunod na topics. Okay, after malaman natin yung mga liquid limit na yan, plastic limit na yan, syempre, di ba, pag sinabi natin limits, moisture content yan, no? After we determine that, the value of L, LPL, that's the time na makakapag-compute tayo ng mga indexes, okay? So, after those tests, di ba, malalaman na natin yung si plasticity index, si PI, si liquidity index, okay, si LI, si consistency index, si CI, si flow index, saka syempre, si toughness index. So, through that, ma-determine na natin, again, kung gaano kasi pagtayuan yung location ng project nyo, okay, kung saan man yan. So, actually, hindi lang to yung parameter for us to determine. So, isa lang siya sa mga way para initially, malaman natin kung gaano siya kasi. So, if it is less than 1, so medyo magastos. Kapag more than 1, simple foundations lang yung kailangan natin gawin. Murang-mura. Very conventional. Okay? So, next, kailangan, yun niya. Naglagay ako ng link sa baba. If you really want to know the standard or step-by-step procedures kung paano malaman nyo, kung paano i-conduct or paano gumawa ng sample nung sa plastic limit at liquid limit, I highly recommend panoorin nyo yung nasa link sa baba. Okay? Panoorin nyo guys. Then next, yun niya. Sabi ko kanina, by studying or listening into this topic, kailang mapipredetermine natin yung quality ng soil sample based on toughness index. So, the more gumababa yung toughness index, the more na medyo nagiging pangit yung quality ng lupa na pagtatayo natin. And it will be costly. But then again, sa mahal ng lupa, gagawa natin ng paraan yan para matayuan. Yun yung trabaho nyo, trabaho ko, or yung magiging trabaho nyo as civil engineer. Okay? So, after this, ito na, paborito ng lahat ng civil engineering student. Para ma-appreciate natin yung mga pinagsasabi ko kanina, we will do a sample problem. Okay? So, yan. Sample problem number one. So, given the following data gathered after conducting liquid limit and plastic limit test, determine the following values. So, dito, some problem lang ibibigay ko, pero then again, lahat makukover, no? So, A, ang pinapahanap sa atin, plastic limit. Then B, pinapahanap sa atin, liquid limit. C, plasticity index. Then D is liquidity index. Kung yung in-situ moisture content daw, or yung moisture content sa field na pinagpuno natin natin sa sample, is 20%, okay? So, then E, consistency index. Since same location, ang assumption natin, same in-situ moisture content, 20% lang din. So, letter F, pinapanap sa atin kung ano yung flow index, okay? Considering yung mga values na ginamit natin for test 1 and test 3 ng liquid limit test. And last but not the least, the toughness index, okay? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 unknowns. 7 problems to solve para sa ating Atterberg limits discussion. Okay? So yan, yun yung mga data. Data for liquid limit test. Siyempre, sabi ko nga kanina, we need at least 3 samples when we conduct liquid limit test. So yun yung mga values na kailangan makuha natin. Sa liquid limit test, kailangan meron tayong values ng moisture content. Then,
values ng number of loads. So as you can see, may mga yung moisture content niya, the more na malaki yung moisture content, the more na less yung number of loads na kinakailangan. So the more na maliit yung moisture content, the more na malaki yung number of loads na kinakailangan para ma-meet yung 13 mm na pagsasama nung hinati mo na, so example. Okay? So kung mapansin nyo, na kung naaalala nyo pa, ang requirement natin, it should not be not less than 15 mm. Ah, 15 number of loads or not more than 35. So minax ko na siya. So kung yung for example mo hindi pa naka-15, nag-merge na yung hinati mong soil sample, eh sablay na yon. So dito sakto 15 nagsara, okay? So dito naman, yung 25% yung moisture content, sakto nagsara na rin at 35 number of loads dito umabol. Okay? So upon conducting liquid limit test, so yung mga tira-tirang soil sample dito, syempre na open dry na, di ba? Ginamit naman natin siya sa plastic limit test. So ang ginawa, nag-roll, okay, ng 200 grams na moist soil sample hanggang sa ma-satisfy yung 3 mm na parang stick. Then roll ulit hanggang sa mag-scramble siya. So, nung na-meet yung mga parameters na yon, so, nung moist, 200 grams yung moist niya, in-oven dry, naging 175 na lang. So, for test number 2, from 180, naging 153 na lang. So, test number 3, from 175, naging 155 na lang. So, sa test number 4, from 195, naging 170 na lang. So, dito, ideal lang lagi, kapag nakapag-gather na tayo ng ganitong data, hahanapin lang lagi natin is what is the moisture content. So, sa Atterberg limits, ang hinahanap lang dito lagi, moisture content. Okay? So, for question number 1, ano yung plastic limit? Okay? So, yan. Ito yung gather data natin for plastic limit. So, para malaman natin yung moisture content ng test 1, so, yung formula natin. Okay? Weight ng water, overweight ng solid, di ba? Standard formula ng moisture content times 100. Or, considering yung mga given natin na values na yan, ibig sabihin, yung weight ng water natin is equals to weight ng soil sample, nung moist pa siya, minus weight ng solid, nung na-dry na, overweight ng solid times 100. So, by direct substitution, yung mga values na nandun sa table natin, for test 1, ang moisture content niya, 14%. For test 2, ang moisture content niya, 17.65%. For test 3, ang moisture content niya is 12.9%. For test 4, yan, 14.71%. So, ilagay na natin yung mga values na yun, yung apat na yan. So, for us to determine yung value ng plastic limit, anong gagawin natin? Yan. Yung average ng apat na moisture content na yan, yun yung kukonsider natin na plastic limit. So, by substituting yung mga values na na-compute natin kanina, which is moisture content ng mga test sample, ang PL daw natin is 14.89. So, round up na lang natin para madali lang tingnan. So, 15%. So, for question number 1, ang plastic limit pala natin is 15%. Okay? So, next, liquid limit. So, again, ito yung mga values na nakuha natin. Yung moisture content after ma-open dry, tsaka yung specific number of flows niya para masatisfy yung 13 mm na pag-merge nung pinat natin na soil sample using grooving tool. Okay? So, anong kailangan natin? For us to determine the liquid limit, ang gagawin lang natin is plot natin ang flow curve diagram yung mga values na ito. Okay? So, ito yung sample niya. Okay? So, for test 1 daw, yung moisture content niya is 30%. So, at 30%, ang number of flows niya is 15. So, somewhere here yan. So, kung saan siya nag-intersect, yun yung first point natin. Okay? So, for test 2 naman, at 28% moisture content daw, ang number of blows niya, 20. So, sakto siya dito.
excuse. So, ipat lang natin, medyo bilog natin. Then, for test 3, at 35 number of blows daw, yung nakuha nating moisture content is, yan, 25. So, dyan siya nag-intersect. So, idea lang, kung saan nag-intersect, yung mga values na to, doon yung mga dotted lines natin. So, yung mga dot na yan, ano yung ibig sabihin yan? Yun yung number of tests na kinandak natin. So, nakapagawa na tayo ng straight line. Yung straight line na yan, ang tawag dyan, flow index. Okay? Yung values niyan, kukumpitin natin mamaya. Okay? So, after natin makapag-create ng line na yan, so, ang didetermine natin, saan ba siya nag-intersect nung at 25 lows. So, ito yung 25 lows, in between siya ng 20 tsaka 30. So, dito siya. Project natin siya vertically. Kung saan siya nag-intersect, project naman natin siya horizontally. So, in this case, saan siya nag-intersect? At 27% moisture content. So, after plotting this, anong determine natin? So, dyan pala siya nag-intersect. At 25%, yung number of blows niya, 25. So, si 27, that will be our, yes, tama, liquid limit. Okay, so a 27 moisture content, yun ang liquid limit ng soil sample natin. Okay, yes? Okay, so nalaman na natin si plastic limit, which is 15%. Nalaman na natin si liquid limit, which is 20%. So, it's about time for us to determine kung ano yung tinatanong sa C, which is si plasticity index. So, ang dali lang ng formula, di ba? Pi is equals to LL minus PN. Actually, isa sa mga hindi ko makakalimutan. Bakit? Ang dali kasing memorize. Pi is equals to LL minus PN. So, ganun lang, di ba? Easy. So, direct substitution, 25% minus 15%, 12%. So, ang sagot sa letter C, 12%. Ang dali. Okay. So, ilagay lang natin yung sagot natin dyan. The next liquidity index, if in situ moisture content is 20%. Okay? So, ano yung formula na sinabi ko kanina? Okay, yan. Si liquidity index, ang formula niya is in situ moisture content minus plasticity, plastic limit over plasticity index, no? Or yung PI is equals to LL minus PL. So, kaya yun, dalawa yung formula. So, by substituting yung mga values na nakumpit natin kanina, yung LI natin is 0.33. Okay? So, ano ibig sabihin yan? Therefore, yung on-site soil sample natin is currently in plastic state. Plastic state siya. Okay? So, by knowing the LI, alam na natin kung anong state siya. Kung liquid state ba siya, plastic state ba siya, or semi-solid. Okay? After makuha natin yung LI, ang text naman tinanong is si consistency index. So, kung plastic siya dun sa LI, for sure din sa CI, plastic din yung makakabasa niya. So, by substituting yung formula natin, which is CI is equals to LL minus moisture content over LL minus PI, 0.46. Okay? So, less than 1 ulit siya. Okay? So, same dun sa LI kanina, ibig sabihin, nasa plastic state pa rin siya. So, yan, 0.46 yung value natin. So, next, tinatanong naman dito, flow index considering the values of test 1 tsaka test 3 in liquid limit test. So, di ba kanina, na-check nyo, dun sa formula natin, the formula natin is moisture content 1 minus moisture content 2 over log of N2 over N1. So, nandyan yung moisture content 1 and 2, direct substitute lang, then with their corresponding number of blows para ma-meet yung 13 mm. So, tandaan yun, 13 mm, okay? So, direct substitution, nalaman natin na si IF or si flow index is 13.58. But wait, okay? So, ang idea lang ito, sabi ko nga kanina, kung mapansin nyo, dun sa flow curve diagram natin, the more na nagiging steep yung inclination nung nakikreate natin ang line, the more na lumalaki yung value ng flow index natin. So, the more na lumalaki yung value ng flow index natin, the more na medyo nagiging unsafe siya. Ibig sabihin, pagastos ng pagastos yung design ng pangit siya. Okay? So, next,
toughness index, yun yung huling tanong, ano isa sa mga pinaka-importante. Sabi ko nga sa discussion natin, no? Yung toughness index, kailangan more than one siya para masabi natin medyo safe siya sa share failure. Kapag sinabi natin yung share failure kasi, yun yung isa sa mga property ng soil na tinitingnan natin para masabi natin na yung settlement or yung pagbaba ng foundation natin is ma-reduce, okay? So, kung medyo prone siya doon, prone sa crack yung building natin, kung hindi na-design ng maayos, okay? So, knowing yung plasticity index, saka flow index na determine natin kanina, so, by direct substitution, ano yung PI kanina, di ba? 12, then yung flow index na nakuha natin is 13.58. So, direct substitution, then ang value is 0.88. The soil is payable or prone siya sa sure failure, okay? So, yun lang yung idea. Yun yung mga simple sample application kung bakit natin kailangan matutunan yung other bird limits. Aside dun sa fact na gagamitin natin sa mga future topics natin, lalo sa design ng foundation, pag inaralan natin yung soil bearing capacity, settlement ng foundation, tsaka design retaining wall. So guys, kailangan after this, kilala nyo na yung mga liquid limit na yan, plastic limit na yan, then plus yung mga indices. Kasi gamit natin to sa mga susunod natin na discussion. Okay? So for now, yan lang muna yung discussion natin regarding sa other rig limits. So I hope you guys may natutunan kayo or nag-gets kayo sa topic natin today regarding sa Atterberg limits. So, if you want to know again yung step-by-step procedure, yung standard procedure in conducting this plastic limit and liquid limit test, check nyo lang yung reference ko dun sa description sa baba para malaman yung liquid limit and plastic limit test. I highly recommend guys. Madaling maintindihan, okay? So, one of my favorite part ng mga lecture na to is syempre ko, so, by Sir Anthony D'Angelo, ito sinabi niya, develop a passion for learning, okay? If you do, you will never cease to grow. So, damar kasi na natututo ko, diba? Damar na mag-grow ko. Ito ang definition kasi para sa akin ng growth is the more you learn, the more skills that you'll gain, diba? So, yung skills na magigain mo upon learning something or upon learning new skills, pwede mong i-offer yun. For example, this year, okay, tinarget mo, matuto mag-design, mag-AutoCAD, magbuha ng complete sets of land, that is how much, thousands of pesos. So, since natutunan mo yun, pwede mo na siyang i-offer, and that is opportunity to grow. So, kapag nag-grow ka, equals success, di ba? The more na marami kang alam, the more na marami kang service na may offer, or the more na maraming kliyente na papasok sa'yo. Kasi skillful ka eh, di ba? So, I suggest, yun nga guys, mga previous talk na ginawa ko, napaka-importante talaga na mag-grow. Okay? New skills acquired, you should learn new skills. No? So, yun lang. I hope you guys, again, pinapulot kayong learnings regarding sa basic fundamentals ng geotechnical engineering in this session. So, wish you guys a blessed day and yun lang. Maraming salamat sa pakikinig. Shoutout nga pala sa mga faculty members ng University of Casal System. Nagpapashoutout sila. Yun yung mga tropa ko, yung tropa ko ng college. Hindi ko nababanggitin yung school year. Nagpapashoutout din sila. Okay? So, shoutout sa'yo, Engineer Jeff. Engineer Jeff ulit, Engineer Jerry, tsaka Engineer Gilbert Cupino. Basta graduate kami ng URS. Okay? So, guys, thank you. Thank you for listening.